Okay, ito ay representative ng kanyang kapatid na isang OFW sa Hong Kong. Itong si Merlinda Aguirre ay nandito para ireklamo ng kanyang kapatid na isang OFW yung nakarelasyon daw po nito, idol, e pinakalat yung mga malalaswang video sa social media dahil sa gusto na niyang ng kanyang karelasyon na bumalik sa kanya. Kumbaga nakikipagkalas na. Ma'am Merlinda, salamat po sa pagpunta. Thank you po, so idol. Kapatid niyo po si Ma'am Annalyn. Opo. Nasa Hong Kong po siya ngayon. Opo, idol. Sige. Kausapin po natin si Ma'am Annalyn. Okay, Ma'am Annalyn, magandang hapon. Po, sir. Good afternoon po. Ma'am, salamat at pinapunta niyo po dito yung inyong kapatid na si Miss Merlinda. Andito po sa studio namin ngayon. Opo, sir. Kasi nga po dahil sa po nangyayari nga po sa... Dahil hindi ko na po alam kung anong gagawin ko po eh. Ano bang pinanggagawa nitong si Jovan Lucero, ma'am? Eh kasi po, ano, nag-away kami that time. Pangalawang beses na po kasi ito. Tapos yun nga po, inano niya na pagka ano, ilabas nga niya yun daw yung scandal sa mga pictures na nahawak niya. Okay, sige, sandali mo po. No. Mr. Jovan Lucero, magandang hapon po. Mr. Lucero, sir. Sir, good afternoon. Sir, sa kabilang linya, si Miss Annalyn, nagbabanta ka raw na magpapakalat ka ng mga scandalous pictures ni okay. Miss Miss Lucero? Sir, nagbabanta ka, sir. So, meron ka palang hawak dyan ng mga nude photos ni Si Miss Annalyn, ano opinion niya, sir? Aguirre. Siguraduhin ko lang. Aguirre. Hindi mo alam ang apelido ng girlfriend mo dati? Aguirre. So, ayun ang sumbong niya na nagpapakalat ako ng... Nagbabanta raw po kayo? Opo. Nagbabanta ako na magpakalat re-raise back po daw sa sir. Videos niya. Oo. Re-raise back ka raw. Sige. Sir, siyempre of course, sir, hindi ko aaminin yan, no? Okay. Saka, ito sir, ang ano niyan, so ito nagrereklamo siya diyan. Okay. So hindi ano naman, no? Sir, pasikot-sikot ka pa. Diretso niyo na po, sir. Magpakalalaki ka. Direct to the point, okay, na, sir. Okay, sir, ito sasabihin ko. First place, sir. Ayan si Annalyn Aguirre na napakilala. Isa may asawa yan siya. Actually, ang totoong pangalan niya is Annalyn Aguirre Pinorio. Sir, o ngayon magrereklamo siya. And then idadawit niya na nagkakarelasyon kami. Actually, sir, ang relasyon namin is a long distance relationship, sir, kasi seaman ako, no? Okay. Seaman ako. Okay. And then, yan siya, is nasa Hong Kong yan siya ang nagtatrabaho. Okay. Ngayon, sir, no, akong iaano niya nag-strip ako sa kanya na ipakalat ko yung mga pictures na mga nude niya o kung ano man yung mga iskandalo na yan, no? Opo. Sir, yan ang subong na yan, sir. Hindi ko aaminin, sir. Hindi, wala akong ginaganyan. So, tanungin kita, meron ka bang hawak na mga litrato, masiselang litrato ni Annalyn? Particular na yung mga litratong kung saan siya ay nakahubo? Wala, sir. Wala. Kasi wala. Kung, ano, sir, kung may mga pagkikita among kaming instances, dahil okay, so hindi pa kayo nakita in person, long distance relationship lang ito. So ibig sabihin lang, nagkita kami sir, kuan lang mga three times. Okay, so sa pagkikita ninyong yon, kayo ba ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng special moment at nakunan mo siya ng litrato sa isang compromising situation? Okay. Sa isang sitwasyon na kung saan wala siyang saplot o gumagawa ng isang bagay na sabihin natin is censored. Dapat. Pictures na sinasabi niyang hubad siya na yun ang ginagawa kong pananakot sa kanya, sir. Wala kong ganong posisyon ko, sir. Wala. Ha? Okay, sandali po. Sir, pasikot-sikot ka pa kasi. Miss Annalyn. Po. Ang sinasabi niya, wala raw siyang hawak na litrato. Napakasinungaling niya, sir. Napakasinungaling po niya. Ipapatunayan ko po sa inyo na mayroon talaga siya ang mismo ang naglabas ng ano niyan. Dahil siya lang naman po ang boyfriend ko. Ang kapal ng mukha niya, sir. So, ibig sabihin, nung magkita kayo, nagkaroon siya ng pagkakataon na nakunan ka ng litrato? Nakunan niya ako ng video, sir. Yung video. Picture na in-upload niya,
pinost niya yan, video po yan, pinost niya at siguro in-screenshot na o whatever ang yung ginawa niya, sir. Napakasinungaling niya. So may mga picture na ho kumakalat ngayon, nahubot-hubad kayo doon. Kalat na kalat po, sir. Nag-viral na po yan doon. Alam na mga magulang ko muntik na atakihin dyan dahil sa ginawa niya. Ilang pieces po akong nagmamakaawa sa kanya na ipigil niya yan. Pinagbibigyan niya ako, tapos mamaya-maya pag may masabi ako na parang hindi maganda sa kanya, uulitin na naman niya, active na naman niya yung ano na yun, yung account na yun, sir. Okay, Mr. Lucero. Sir. Mr. Lucero, sisirain ko yung trabaho mo kung ganun ka pala. Tatawagan ko yung POA, makinig ka, tatawagan kong POA, tatawagan kong agency mo, patatanggal kita. Hindi lang yan, hindi niya natatapos. Then sasampa kami ng kaso, sa tulong po namin, sasampa sila ng kaso, itong si Ms. Annalyn sa anti-cybercrime, at makakalaboso ka. Anong sa palagay mo? Basta, nautal-utal ka pa, diretso salita naman. Ano ka ba? Para ka naman hindi lalaki. Magpakalalaki ka nga. Diretso yung salita mo. Pasikot. Napakalalaki ko. Oh. Diretso yung salita na, sir. Patunayan niya yan. Kasi, ito sir. Nandyan siya, nag-ano sa akin na, nag-point finger siya sa akin na akong nagpakalat ng ganyan ng pictures niya. O sabi niya, videos. Then, siyempre sir, dapat patunayan niya sir, hindi yan, hindi yung puro, alam, naintindihan ko naman na nasa panig kayo ng babae, no? Pati ang batas hindi, kasi, na yan. Kasi sa tinatanong kita kanina kung meron bang picture. Wala sir, wala. Wala sabi ni Annalyn, meron daw na kinunan mo siya ng video habang siya ay nakahubad. Meron daw ganong nangyaring sitwasyon, tapos dinideny mo na wala. Ito mismo si Annalyn na nagsasabi. Ma'am Annalyn, kailan nangyari yon para ma siguro ba? That was in 2016 po, sir. Saan tapos yun? Na yun, ito po sa Hong Kong yan, nangyari. Paano ho yun? Sa habang pinipicture ng kayo? Hindi po. Sa ano po, nagsama kasi kami yan dito sa Hong Kong po eh. Okay. So nakita kayo? Tapos nakunan niyo, opo. Nakita talaga kami po niyan. Tapos nagsiping kayong na dalawa, tapos kinunan niya ng picture yung ginawa niyo sa loob. Hindi po picture po yun. Picture po talaga po siya, sir. Nagulat nga din po ako doon eh. Okay, so in short, nag-sex ho kayo, tapos kinunan niya ng video yung pagsisex niyo dalawa? Yes, sir. Exactly. Okay. O, ba't mo dinideny ano? Sir, wala Mr. nga. Lucero? Wala nga. Wala. Idideny ko yun, sir. Wala, sir. Wala sabi niya, sabi niya, nakita raw kayo sa Hong Kong at nag-sex kayo at habang nagsisex kayo at that time, kinukunan mo siya ng video habang siya ay nakahubad o habang kayo'y gumagawa noon. Okay? Deny ka pa ng deny. Sir, malalaman naman yan, sir. Machi-check naman yan sa anti-cybercrime. Meron silang mga pamamaraan para ma-check kung saan ang galing yung source ng mga videos na yan. And I'm telling you, matutukoy yan sa iyo at kapag natukoy yan sa iyo, makukulong ka iho. Sir, at hindi lang yan, sir. Ngayon pa lamang, sir, tatrabahoin na namin na ikaw ay matanggal sa trabaho. Tatrabahoin namin through POEA at iba pang ahensya ng gobyerno, talagang patatanggal kita sa trabaho. Napakasama ng ugali mo, sir. Sir, na ganon. Pero, sir, Anong wag ganon? Eh, gagawin ko yun. Oo nga, sir. Pero, yung bang patas na paraan, sir? Anong patas dito? Kasi, walang kalaban-laban itong girlfriend mo na magpo-post ka ng mga larawan niya sa social media dahil hindi mo nagustuhan yung mga nangyayari sa inyo ngayon? Sa akin, sir. Ito, sir. Gumagawa siya ng malaking problema sa akin, sir. Kasi ganito yan, sir. Aside from pamilyado siya, sir. Ito rin ako, sir. May pamilya rin ako. So, ngayon, gagawa siya ng ganyan sa akin na as if wala akong buhay na okay, pinag... Okay, sandali, ako muna, Mr. Lucero. Alam mo, may problema ka sa utak. Kanina pa sinasabi mo, pamilyado siyang tao at pamilyado kang tao rin. So bakit ka nakipagrelasyon sa kanya, alam mo naman pala na pamilyado siyang babae. Bakit ka pumayag makipagrelasyon sa kanya? Na desisyon namin yun. Oh. Kaya wag mo siyang sinisisi. Hindi lamang siya ang masisisi dito. Sisihin mo rin sarili mo, iho. Ang nangyayari kasi palagi mo itinuturo yung sisi kanina pa kay Annalyn eh. Pero wala kang itinuturong sisi sa sarili mo. The finger always pointing to Annalyn, not towards you. Ang sa akin, kaya nga, kanina ko pa kung mapapansin mo, sinasabi ko magpakalalaki ka kasi hindi ka lalaki. Palaging umiiwas ka eh. Palaging naghugas kamay ka. Hindi ka lang, ikaw ang hindi lalaking Poncio Pilato.
Ah, sir, yun eh pinapaliwanag ko lang yung side ko, sir. Pinapaliwanag ko lang na sana pakinggan niyo. 'Di ba kasi sabi sir, sabi isa lang naman dito ang pinaka-issue, sir eh. Nagpapakalat ka ng mga hubad na videos na kung saan hubad doon yung girlfriend mo na ikaw ang may kuha. Yun lang yung issue yun eh. Wala nang iba pa. Stop that. Dahil ikaw ay makukulong at ikaw ay matatanggal sa trabaho. Yun lang yun. Hindi to banta, sir. Gagawin po namin to. Magawa niyan, sir? Ha? Ano po? Pinupit out niya na ako talaga na no hesitation na ako ang gumagawa. Sir, wala akong alam sa mga turnabout niya dyan, sir, ha? Sino ang magpapaskil ng... Alangan ba naman si Annalyn mismo ang maglalagay ng mga hubad niyang larawan, ng mga hubad niyang videos sa social media? Sir, anong intention ko na gagawin ko sa kanya yung may pareho naman kaming buhay, sir? Anong intention? Sige, banggitin mo ang intention, Merlinda. Anong intention po? Ano, Jovan? Ano raw motibo niya? Anong motibo mo? Ha? Bakit mo ginawa? Hindi, sabi niya, ano raw motibo? Kini-question niya. Ano raw posible motibo niya? Yung, ano lang po yun, sir, eh. Yung di lang po makontak yung, ano, yung kapatid ko. Eh, busy po siya sa trabaho, eh. Eh, bawal po talaga yun dun sa, ano, sa trabaho ni Annalyn. Kailangan niya po, yung focus ni Annalyn, sa kanya lang po. So, nung hindi na siya pinapansin ni Annalyn, nagalit na siya. Opo, pag hindi po sinasagot ni Annalyn, ano po niya yung mga picture, mga videos po na i-post po daw niya sa Facebook. Ayun na yung motibo mo. Sir, hindi ayun na yung, sir, yun na yung intention mo. Na, sir, hindi totoo yun. Na hindi ka pinapansin, KSP ka, eto na, gumagawa ka ng kababalaghan. Hindi totoo yan, sir. Ganyan kababaw na lang na dahilan na alam mo sir, alam mo sir, ikaw ang mababaw, sir. Anong mababaw ka? Alam mo bakit unang-una? Bakit mo kasi kukunan ng video ang pakikipag-sex mo sa iyong partner? Doon pala makikita na 'yung kababawan mo at saka problema mo sa utak mo. May sakit ka sa utak, sir. Kasi kung normal kang tao, hindi mo kukunan ng video ang pakikipag-sex mo sa partner mo. Pangalawa, pasa sa pangalawa pa kung bakit meron kang sakit sa ulo, meron kang sakit sa utak. Bakit mo kasi ipo-post 'yung video na yon dahil lamang sa hindi kanya pinapansin? Sobra kasi siyang siloso, sir. Kaya ganun siya. Kaya nga, alam mo, Mr. Lucero, may tama ka sa ulo. Maluwang na yung mga turnin niyo mo sa ulo. May conversation pa kami yan, sir. Di daw siya naniwala sa tulfo. Baka tulfox. Ano, sir? Sabi niya ganun. Baka alam, tulfok. Naniwala kayo sa tulfo? Alam mo, Mr. Lucero. Oo, ganun pa yung sinabi niya, sir. Ma'am, okay. Alam mo, Mr. Lucero, kaya kita ipatatanggal sa iyong trabaho. Tatawagan ko, siyempre, gamit-gamit itong mga ebidensya na kumakalat ngayon sa social media na kagagawan mo, patatanggal kita sa trabaho mo. Tingnan lang natin. Makinig ka. Captain Artemio Cinco, Anti-Cybercrime Division ng CIDG. Magandang hapon po, Captain Cinco. Yes, sir. Magandang hapon po. Pakisabi nga po dito sa may sira sa ulo na seaman na si Mr. Lucero, kung ano po yung kaparusahan ng isang tao na nagpapakalat po sa social media ng mga hubot-hubad na larawan, videos ng kanyang partner. Yes sir, no. Ito po ay maaaring maparusahan po, no, under po sa Republic Act 9995 po, yung tinatawag po natin na Anti-Poverty Voyeurism Act. Maaaring po siya makulong dito na 6 taon hanggang 12 taon. Ang advice ko po sana po sa biktima natin, kung gusto po niya, ay maaaring na po siya magsampa ng kaso gayon po ng kanyang ito pong lalaki po ay seaman para po ma-parnish po natin ng copy yung kumpanya po nito, no, para mapauwi po siya, sir. Ayun, salamat po. Sir, sobrang thank you talaga, sir. Mabuhay ka, okay, Captain Cinco. God bless po. Sobrang thank you, Captain Cinco. Mr. Lucero. Sir. Okay. Once na makapag-file ng kaso sa CIDG, itong si Ms. Aguirre, gagamitin yan ng CIDG, yung case na i-file sa iyo, ipo-forward yan sa iyong employer para ikaw ay masibak at mapauwi dito sa Pilipinas. Bobo. Nasa Pilipinas po ako, sir. Sa Pilipinas ako. O para hindi ka na makapagsampa sa barko at wala nang tatanggap sa iyo na employer. And I will make sure, I'm telling you. Gagawin kong personal na mission ko na wala nang tatanggap sa iyo employer. Pupuntahan ko yung marina. Papupuntahan ko sa mga reporter ko, ipapa-blacklist kit sa marina. Sasabihin ko na meron kang kaso
ng kalaswaan para wala nang tatanggap sa iyo. Ang dami-dami kayang nangangailangan ng trabaho na gusto maging seaman, bakit ka pa ang kukunin? Yan ang gagawin kong point ngayon sa lahat ng mga nagtatanggap ng seaman. So hindi ka na magiging seaman magpakailanman. Bigyan ng chance na mapakinggan sa tamang ano. Kasi sisirain niyo yung buhay ko, sir. Ito bang ginawa mo kay Annalyn? Di ba paninira ng buhay niya? Sobrang sir, sinira mo yung wala nga akong ikaw kasi sir, umaano ka eh sa isang side sir na dinidiin mo ako, nga ako na talaga. So, dinidinay mo na hindi ikaw may kagagawa noon? Oo, sir. Oo. So, sino may kagagawa noon? Yun ang hindi ko alam, sir. So, saan ang galing yung mga videos na hubo, na hubot-hubad si Annalyn? Saan galing? Sir, yung mga affairs niya, sir, hindi ko alam, sir. Pero, kung akong tatanungin kung sa akin ba galing yan, sir, hindi sa akin, sir. Saan galing yon? Sir, di ko po masagot yan. Nautal-utal ka na. Di ko po masagot yan, sir. Annalyn? Okay. Alam mo, Mr. Lucero, si Annalyn pupunta sa pinakamalapit na embahada sa Hong Kong at gagawa siya ng special power of attorney para sa kanyang kapatid na si Merlinda. Now, si Merlinda, hawak-hawak yung SPA, pupunta ngayon sa CIDG at magsasampa na ng kaso against you. Once na maisampa na yung kaso sa korte, gagamitin yun para ipo-forward sa employer mo at sa Marina nang sa gayon, wala nang tatanggap sa iyo anumang klaseng agency na nagpapapunta na nagtatanggap ng aplikante ng mga seaman. Okay? Maliwanag? May ano naman akong karapatan na ipagtanggol ang sarili ko. Oh, ngayon, lumambot ka na. Kanina, sabi mo, walang tulpo-tulpo. Ang nangyari kasi dito, sir. Sige, palabasin mo yung katapangan mo. Sige. Kaya kanina pa, sa umpisa pa lang, nakikita ko na parang hindi ka lalaki. Alam mo, hindi ka lalaki. Kulang ang pagkalalaki mo. Nag-i-explain na ako, sir. Matapang ka, ang kaya-kaya mo lang yung mga babaeng hindi kayang lumaban sa iyo, yung walang kalaban-laban, yung mga kababaihan. Ngayon, nagkaroon ka ng katapat. Ako yung katapat mo. At sisiguraduhin ko, masisira din yung buhay mo. Sinira mo yung buhay ni Annalyn, sisirain ko yung buhay mo sa legal na paraan. Yan na, sir. Ang problema sa legal nga, na paraan, sir. Sisirain ko yung buhay mo. Gigibain ko yung mundo mo sa legal na paraan. Tandaan mo yan, iho. Bastos ka eh. Napaka-bastos mo. Kaya-kaya mo lang yung mga babae. Ako, sige. Akong katapat mo. Sige nga. Ngayon, magsalita ka. Walang tulfo-tulfo. Ma'am Annalyn? Ma'am? Oh, sir. Punta ho kayo sa pumunta ho kayo sa pinakamalapit na embahada dyan sa Hong Kong. Gumawa ho kayo ng special power of attorney. Ilagay niyo po yung pangalan ni Ma'am Merlinda. At si Ma'am Merlinda po ang magsasampa ng kaso in your behalf sa CIDG para maumpisa na ho yung paggulong ng case against Mr. Lucero. Okay, ma'am? Sir, sorry po. Hindi, medyo chatty po kasi saan po ako pupunta? Punta ho kayo sa embahada natin para mag-execute po kayo ng special power of attorney para kay Merlinda. Si Merlinda po ang magsasampa ng kaso kay Mr. Lucero sa CIDG in your behalf. Okay? Sige po. Okay. Gusto mo, ma'am, magmensahe kay Mr. Lucero? Ayan, Mr. Lucero, gusto mag-usap kayong dalawa? Sige, pagbigyan kita. Mag-usap kayo, 2 minutes. Sige, usap kayong dalawa. Kausapin mo siya. Mr. Lucero, kausapin mo siya. Sige na, nakikinig siya. Ang kapal, Sir Joban, bakit hindi mo aminin yan, ha? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw mismo ang kumuha ng video niyan. Nandyan sa cellphone mo, ha? Isingin mo nga yun sa akin, tapos ngayon ididinay mo pa. At saka isa pa, napakasinwaling mong tao. May asawa ka palang tao, tapos nag-aano ka sa akin. Hindi mo sinabi sa akin na single na married ka, ang sinasabi mo sa akin, single ka, ang kapal ng mukha mo. Ako, at least 7 years akong hiwalay na ako sa asawa at wala na kami pakialam. Ikaw, napakasinungaling mong hayop ka. Tingnan mo, may pamilya ka pala. Tingnan mo, may nasagasaan akong pamilya na hindi ko alam nang dahil sa'yo. Napakasinungaling mong hayop ka. Makinig ka, ha? Pare-pareho tayong may buhay. Pare-pareho tayong may, ano na,
katayuan sa buhay. So kung ano man yung mga iniisip mo, may karapatan kang gawin yan. No? At saka wala naman akong choices na kundi harapin kung ano yung mga sumbong mo. No? Pero siyempre may ano ka, may choice ka, pero sa akin kung hanggang maring may paglaban ko yung sarili kong mailabas sa sumbong mo ng ganyang di ko ginawa, gagawin ko. Siyempre natural lang yun. Ikaw ba, Mr. Lucero, nakikiusap o ikaw ay nagmamalaki? Sir, di sir. Naintindihan ko po. Hindi, yung, kaya sinabi ko kanina, I'll give you 2 minutes sa pagkaakala ko na ikaw magkikiusap kay Anel. Dahil kung hindi, puputulin ko na itong conversation ninyong dalawa. Useless lang pala. Sige. Maliban na lang kung ikaw maghingi ng sorry sa kanya, malay mo, maghingi ka ng sorry at sasabihin mo, hindi mo na ulitin, malay natin, pagbibigyan ka ni Annalyn at hindi na siya magsasampa ng kaso against you. Yun ang point ko. Okay? Take two. Sir, ano namang sasabihin ko kasing ganyan, sir? Ako, nasagasaan ako dito, sir. Wala nga akong laban dyan sa inyo, eh. Sir, sa korte mo na lang explain yan kasi magsasampa na nga ng kaso against you. Doon po sa korte na lang kayo magpaliwanag. Ngayon, ang dito, binibigyan tayo ng pagkakataon na kausapin si Annalyn na baka, magbago ang kanyang isip. Okay? Naintindihan nyo, sir? Kausapin mo siya. Baka magbago ang isip niya. Ikaw nang bahala mag-isip dyan. No? So, alam mo, sirain mong buhay ko. Wala talaga akong magawa. Alam kong apektado ako dyan sa kasong yan kasi binabakatan kayo sa kanya. No? Pero, ang intindihin mo, na may pamilya ako, may pamilya ka. No? Then, magkasira-sira tayo ng ganyan. Alam kong may mga pangyayari sa relasyon natin na di tayo magkakaintindihan. No? Na normal lang sa relasyon. Pero, kung ano yung puot, ano yung nagawa ko sa'yo na kinakasuklaman mo na ganyan, i-consider mo na lang yung buhay ng ibang tao. I-consider mo na lang yung ganun. So parang inamin mo na rin, di lang diretsuhan nga lang. Sir, alam ba na misis mo itong nangyari? May pamilya ako, sir. Kaya nga, alam ba na misis mo? Hindi, sir. O ngayon, alam na, malalaman to na misis mo. Sisiguraduhin ko makarating sa misis mo. Malalaman yan, sir. Good. At least si Miss Annalyn, sinabi niya, 7 years na siya hiwalay sa kanyang mister at may kanya-kanya na rin silang buhay. At least, yan. Sinabi niya, inamin niya. Ikaw pala, hindi pa. Ang pinalabas mo, binata ka. Manluloko ka. Manluloko kang tao. Sasabihin mo, binata ka. Wala kang respeto sa mga kababaihan. Hindi mo nirespeto si Mrs. Hindi mo pa rin nirespeto itong si Annalyn. Kung sinabi mo sana kay Annalyn na may asawa ako, Annalyn, at pinatulang ka ni Annalyn, then, pwede mo siyang sumbatan ngayon. Kaso ang sinabi mo pala sa kanya, binata ako, nagpanggap ka, nagsinungaling ka. Dalawang taong pinagsinungalingan mo yung misis mo, sinabi mo sa, na wala kang misis. Di ba? Ang biktima rito si misis at saka si Annalyn. Oh, kahit ano, sir. Ako rin naman, sir, biktima dito eh. Paano ka naging biktima? Paano ka naging biktima? Talagang may problema ka. Alam mo, ang biktima rito yung utak mo. Kasi yung utak mo, pinipirito mo. Napipirito na yung utak mo ngayon. Paano ka naging biktima? Sige, paliwanag mo, sir. I'll give you 30 seconds. Paano ka naging biktima rito? Sir, paano? Wala akong chance na mag-explain. Hindi, kaya nga sir, paki-explain. Paano ka naging biktima rito? Paratang na yan, sir. Dapat, patutunayan, sir. Hindi yung i-point out lang. Kaya nga, sir, patutunayan nga yan, sir, sa korte. Unang-una, ang CADG po, meron silang kakayahan na para malaman kung talagang saan ang pinanggalingan, a source ng pagpo-post na mahubat na larawan na yan. Malalaman ng CADG yan. At yan, ipo-forward ng CADG sa korte. At doon sa korte, doon ka magpapaliwanag. Yan ang sinasabi ko. Diba? Oo, sir, naintindihan ko yun, sir. At kapag mapatunayan sa korte, talagang kagagawan mo yun at mapatunayan naman, ikaw ay makukulong ng 6 na taon hanggang 12 anyos. 6 to 12 years, sinabi ni Captain Cinco. At bago niyan, bago mangyari yan, ikaw ay matatanggal sa trabaho mo. On top of that, wala nang tatanggap sa iyo ng mga agency.
na tumatanggap ng mga aplikante para sa mga seaman. Yun yun. Baka yun ang ibig mong sabihin, ikaw ang biktima. Biktima ka ng kag***** mo, sir. Okay, sir? Huwag mo i-blame si Annalyn. I-blame mo yung sarili mo, sir. At huwag mo ako i-blame, sir. Kasi kanina sabi mo raw, walang tulpo-tulpo. O ngayon, i-blame mo ako para tulungan si Annalyn na lumapit sa amin? Ikaw lang po, sir, pwedeng sisihin dito. O, ipaparating ko pa to sa misis mo. Ipaparating ko pa to sa mga kamag-anak mo. Nasasabihin ko sa misis mo na napakawalang hiya mo. Ngayon, pag nalaman to ni misis, baka hiwalayan ka pa. O, makukulong ka na, wala ka pang misis ngayon, wala ka pang family ngayon. Di ba, sir? Yun na, sir. Kaya nga, sir, sabi ko nga sa iyo ngayon, meron pang pag-asa na baka itong bangungot na nararamdaman mo ngayon o mangyayari, about na mangyayari to you, about to happen to you, baka magigising ka ng maayos sa pamagitan ng paghingi ng tawad kay Annalyn at magsabi ka na hindi mo na ulitin, baka pagbibigyan ka niya. Tama? Napagawa niya, sir. Parang inanong niya ako sa corner na walang matakbuhan na ano. Kasi paano ko naman aminin kasi yan? May sayad na ito. Kanina nga, parang inamin mo na nga eh, kung ano may nagawa ko na kasuklam-suklam. Sanabi mo kanina, gusto mo i-playback natin kung ano may nagawa ko kasuklam-suklam pa. Ano yun, sir? Ano ba yung kasuklam-suklam? Ibig sabihin, tama na, sir, putuin natin. I'm wasting my time. Sige na, sir, lumayas ka na nga dyan. Kung dito ka lang, baka tinadya ka na kita, baka yung mukha mo, minudmud ko na sa, mudgud ko na sa Anidoro. Sige, layas ka na dyan, layas. Punta ka lang sa kulungan at pagdating doon sa kulungan, lalagyan ka ng pumada ng mga preso. Alam mo na kung saan ka lalagyan ng pumada. Sige, layas. Palayasin na nga itong king ko nito. Ma'am Annalyn. Sige. Oh, sir. Ganun na lang po. Punta ko kayo sa embassy, sa embahada natin para sa SPA. Magandang hapon po, Ma'am Annalyn. Punta kayo sa kabilang booth. Pag-usap kayo ng sister. Okay? Sige. Inubos lang itong oras natin, itong lucero na ito.